362 milyong tao ang walang matinong internet access sa China. Iyan ay humigit kumulang 30 milyong pang mga tao kaysa sa buong populasyon ng United States of America. Ngunit ang racket na ito ay mayroong posibleng solusyon upang tulungan ng China na isara ang gap sa numero. Sa loob nito ay mga low earth orbit satellite na may kakayahang magbigay ng high speed internet access kahit sa malalayong lugar. Sa China, ang teknolohiyang ito ay experimental pa rin at tinatawag nilang controller ignition. Ngunit sa Starlink, isang subdivision ng American company na SpaceX, ay naglunsad na ng 4,786 sa kanila at kasalukuyan itong ginagawang leading source sa buong mundo. Ang Starlink ay isang satellite internet constellation na pinamamahalaan ng American aerospace company na SpaceX na nagbibigay ng coverage sa mahigit 60 bansa. Nilalayon din ito ang pandaigdigang serbisyo ng mobile phone pagkatapos ng 2023. Sinimula ng SpaceX ang paglunsad ng mga Starlink satellite noong 2019. At kilala niyo ba kung sino ang may-ari ng SpaceX? Walang iba kung hindi si Elon Musk. Si Elon Musk ay ang founder o tagapagtataga, punong engineer at CEO ng SpaceX na siyang number one na kumpanya ng aerospace at taggagawa na nagpapatakbo ng Starlink Satellite Internet Constellation. Bagamat malawak ang espasyong saklaw nito, gumagana ang mga satellite na ito sa isang partikular na lugar na mabilis na nagiging accessible sa tao. Upang matiyak ang mga lugar nito, pinapaunlad ng China ang mga kakayahan nito na mabigyan ng internet ang mga Chinese citizens. 20 dekada lang ang nakalipas, 59.1 milyong tao sa China ang online, 4.6% lang ng populasyon nito noon. Ngayon, ito ay higit sa 1 bilyong tao, 74% ng kabuuang populasyon. Kaya nga ba kilala ang China sa mabilis nitong pag-unlad? Dahil kaya nilang makipag-agawan sa Starlink na pagmamay-ari ni Elon Musk. Ito ay dahil sa gumagana ang mga broadband satellite sa humigit kumulang 8,000 na gumaganang satellite na kasalukuyang nasa orbit. Humigit kumulang 55% ang nabibilang sa Starlink at ang posisyon ng mga satellite nito ay ang tunay na susi sa tagumpay. Lamang na lamang sa China na ikinatuwa naman ni Elon Musk. Para sa mga nakaraang dekada, ang satellite internet provider ay umaasa sa mga geostationary satellite. Ang mga satellite na ito ay malayo, humigit kumulang 22,000 milya sa ibabaw ng Earth. Ang distansyang iyon ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na masakop ang isang malaking lugar na maabot ang malalayong bahagi ng mundo. Ngunit mas matagal bago maglakbay ang data sa pagitan ng satellite at ng gumagamit na tao. Yun lamang ang problema doon. Nangangahulugan ito na ang broadband ay may mataas na latency at mas mabagal na speed limit. Kadalasan, ang mga geostationary satellite ay nag-aalok ng speed na hindi bababa sa 25 megabits bawat segundo na sapat upang mag-stream ng HD at maaaring magbigay ng internet access sa 1 hanggang 3 device. Ngunit ang mga satellite na low earth orbit o LEO ay mas malapit, hindi hihigit sa 1,200 na milya mula sa ibabaw ng Earth. Nangangahulugan ito na habang ang isang LEO satellite ay hindi masakop ang kasing dami ng lugar gaya ng isang geostationary satellite, maaari itong magbigay ng mas matatag at mas mabilis na internet. Bagamat nagsimula ang SpaceX sa paglulunsad ng mga rocket, nagtayo ito ng isang malaking negosyo na nagbebenta ng broadband na pinapagana ng mga LEO satellite. At ano ang tunay na susi sa tagumpay nito? Ginagawa ng SpaceX ang mga satellite. Pagmamay-ari nito ang bawat hakbang ng proseso. Nilunsad ang mga ito gamit ang sarili nitong Falcon 9 na mga rocket at Falcon 9 boosters. Ang bahaging pagpapasabog ng rocket sa lupa ay magagamit muli bilang pagtitipid ng pera ng SpaceX sa mga gastos sa launch sa susunod na okasyon. Mayroon silang napakahusay na dibisyon sa paglulunsad ng regular na pagpapaandar ng mga satellite para sa mga customer, para sa pamahalaan at para sa sarili nito. At maaari itong maglunsad ng dose-dose ng mga satellite papunta sa low earth orbit bawat biyahe, tulad ng sektor ng kalawakan ng China. Noong taong 2014, binuksan ng China ang space sector hanggang sa pribadong binigyan ng kaukulang puhunan. Pagkalipas ng 5 taon, ang mga startup sa China ay nakatangkap ng mahigit $314 million na pondo.
ang tanging bansa na nakakuha ng mas maraming pagpupondo sa pagsisimula ay ang US. Sa parehong taon, ang SpaceX ay nakatanggap ng $962 million upang mas manalo laban kay Elon Musk, namumuhunan ng China sa pangunahing teknolohiya tulad ng mga satellite ng LEO. Noong 2021, itinatag ng bansang China ang SatNet, isang kumpanyang pag-aari ng Estado. Tinatag ito para kalabanin si Elon Musk at ang SpaceX. Umaasa itong i-streamline ang process ng pag-launch sa mga satellite at bumuo ng isang broadband network. Sa ngayon, sinabi ng China na magtatayo ito ng hindi bababa sa 7,800 na satellites. Dagdag pa ng China, ang Aerospace Science and Technology Corporation at ang China Aerospace Science and Industry Corporation ay naglunsad na ng experimental satellite papunta sa low Earth orbit. Hindi lang ito ang ginawa ng China, sinimulan din nila ang Galaxy Space na naglunsad ng ilang operational satellite noong nakaraang taon upang simulan ang 1,000 satellite na constellation ito. Ngunit sa ngayon, walang negosyo sa China ang nakagawa ng rocket upang ilunsad ang mga satellite nito na kasing advanced tulad ng Falcon 9. Gayunto man, ang Beijing at Tianbing Technology ay mukhang malapit ng magtagumpay habang ang kumpanya ay wala pang magagamit na rocket. Nagpadala ito ng isang liquid fuel rocket sa orbit sa unang pagkakataon na mas maaga sa taong ito. Sinasabi ng mga eksperto na ito na isang mahalagang hakbang sa paglikha ng isang reusable old rocket. Sa uli, nais ng kumpanya na bumuo ng mga rocket na maaaring mag-deploy ng hanggang 60 satellite sa isang paglulunsad. Katulad ng mga kakayahan ng Falcon 9, hindi madaling lumipad papalabas ng Earth at mag-deploy. Alam nating daan-daan o libo-libo o 10,000 satellite sa bahaging iyon ng kalawakan ang nakakasana. Kakailanganing makakuha o makabuo ng rocket na kayang lumipad at bumalik sa Earth ng paulit-ulit na tila imposible. Ang mga satellite sa low Earth orbit ay may shelf life. Kailangan nila nga palitan, kaya kailangan nilang magkaroon ng kakayahan sa paglulunsad ng mga satellite. Sa kabuuan, ginagawa nitong medyo mataas ang barrier to entry. Tinataya ni McKinsey ang gasto sa paglulunsad ng isang operable constellation ay nasa pagitan ng $5-10 billion bukod pa sa yearly na gastos para sa maintenance. Pandaigdigang pagpapalawak ng satellite broadband, ang marketplace na SpaceX ay palaging hinahabol sa pandaigdigang merkado. Sinabi ng SpaceX noong Abril na ang Starlink ay available sa higit 50 bansa at sa loob ng susunod na ilang taon. Inaasahang gagana ito sa marami pang bansa sa buong Africa at Asia. Lumilibot ang SpaceX sa buong mundo upang makakuha ng pahintulot mula sa mga pambansang regulator upang magbenta ng mga koneksyon sa Starlink. Ngunit hindi ito nag-iisa. Ang pakikipagtulungan sa space ay isang mahalagang bahagi ng Belt and Road Initiative ng China, isang pandaigdigang proyekto sa infrastruktura. Noong nakaraang taon, sinabi ng China na nabuo itong 149 na mga kasunduan na sa mga plano sa kalawakan, kasama na ang 46 na pambansang ahensya ng kalawakan at naibigay na nito ang mga bansa sa buong Africa, Europe at Asia, kasama si Beidou, isang global navigation satellite system na katunggali ng GPS na pag-aari ng US, ang pangunahing kumpanyang Chino na nagtayo rin ng infrastruktura sa buong mundo. Hanggang 70% ng 4G network infrastructure sa buong Africa ay binuo ng Huawei. Ngunit sa kabila ng lahat, bilyong-bilyong tao sa buong mundo ang wala pa rin talagang internet. Higit pa riyan, may malaking demand sa pangkalahatan para sa high-speed internet. At ang kahilingan na iyon na magkaroon ng mabilis na internet connection ay bahagi ng nagtutulak sa Starlink, China at mga kumpanya sa lahat ng dako ng mundo upang bumuo ng mga constellation ng LEO na ito. Ngunit ang satellite internet kahit ngayon lang umuusbong ay talaga namang magastos na. Isang hamon sa tradisyonal na on-the-ground terrestrial infrastructure para sa mga koneksyon sa internet. Sa palagay ng mga eksperto ay hindi iyon tulad ng mga low Earth orbit satellite na kukuha at magbibigay tulad ng global high-speed internet capacity. Overcrowding sa low Earth orbit ang problema pa rin ng mundo. Pagsapit ng 2030, tinataya ng mga opisyal ng US na magkakaroon ng 58,000 satellite, umigit kumulang 725%
na pagtaas mula sa bilang sa kalangitan ngayon sa nakalipas na 2 taon lamang nakatanggap ang FCC ng mga applications para sa higit sa 64,000 satellite. At ang mga eksperto sa NASA at sa FCC ay takot na mas maraming satellite ang maaaring magdulot ng mas maraming issue o problema. Magkakaroon ng mahigit 26,000 na piraso ng debris, hindi bababa sa laki ng isang softball sa low Earth orbit na maaaring sirain ang isang satellite sa salpukan. Kung ipagpapalagay mo na tulad ng 10,000 ng karagdagang mga satellite ay inilunsad at ipinakalat sa low Earth orbit sa mga darating na taon, magkakaroon ng tunay na pangangailangan para sa coordinated communication. Ito ay ang paghahanap ng mga paraan para sa lahat ng mga operator na ito para malaman kung saan matatagpuan ang kanilang mga device. Low Earth orbit, ito ay parang isang pangkaraniwan na problema sa ngayon. Mayroong ilang mga treaties na sumasakop sa kalawakan at mayroon din namang norms na tinatawag ang mga gobyerno at eksperto na good space behavior. Ito ay isang issue na open-ended at umaasa sa mga eksperto upang suriin maigi ang trabaho ng sama-sama at makipagkapwa-tao habang hinaharap ang problema sa lupa man o sa kalawakan. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamuhang topic ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.